Ayan, saksak natin para malaman natin kung may power. Ayan. Kita nyo naman, wala siyang power. Ayan, hindi siya umilaw. Ayan yung problema niya. Pindutin natin. Ayan, wala siyang power. Okay. So, madali lang i-repair to. Pag ganitong sira na walang ilaw, nawala yung ilaw. Baliktarin natin. Ayan. Umpisa na natin i-repair. Tanggalin muna natin sa saksakan. Tapos tanggalin natin yung mga tornilyo sa ano, sa likod. Ayan. Habang tinatanggal natin, click subscribe muna, like and share na rin, at huwag na rin i-skip yung ating mga commercial ads para meron tayong pambili ng thermal fuse, okay? Ayan. Buksan na natin. So hanapin lang natin yung thermal fuse. Madali lang naman hanapin. Ayan, nakabalot siya ng spaghetti tube o yung tubing. Ayan siya. Nakakabit siya sa line 1 ng cord. Ayan. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung thermal fuse. Puputulin natin. Isagad lang natin doon sa pinakang thermal fuse ang pagputol. Ayan, gamit tayo ng pliers. Ayan, naputol na natin yung isa. Tanggalin natin yung tubing niya para maputol natin yung kabila naman. Ayan, putulin na natin yung thermal fuse. Ayan, natanggal na natin yung thermal fuse kasi wala nga power. So 90% ng ganitong sira, pag nawala yung power ay posibleng thermal fuse. So ang gagawin natin ay babalatan lang natin yung magkabilang dulo nung pinagputulan natin ng thermal fuse. Ayan. Natinanggal natin yung tubing. Putulan natin yung tubing. Ayan. Putulan natin gamit gunting. Balik natin. Ayan. Medyo mahirap ibalik. Maliit kasi yung tubing. Ayan, naipasok na natin. Nakalabas na rin yung dulo. Ayan. Itong isa, hindi natin mahugot. Ayan. Balatan na lang natin yung pinakang dulo. Ayan. Ayan. Nabalatan natin yung magkabilang dulo. Ang gagawin lang natin, paglalapatin lang natin. Ang tawag yan ay rekta o bypass. Kasi tinanggal lang natin yung thermal fuse, tapos ano, ikakabit na lang uli natin. Ibig sabihin, wala na itong thermal fuse. Ayan. Dahil nga walang power to, posibleng yung thermal fuse yung sira. Kapag ganitong ano, nawala ng power yung rice cooker nyo, try nyo lang itong prosesang to, pamamaraang to. Ayan. Ipilipit lang natin gamit ang pliers. Ayan, higpitan natin. Kailangan mahigpit na mahigpit para hindi nagsushorted yung kuryente. Ayan. Ayan, okay na. Higpitan na natin. Ayan, tinanggal lang natin yung thermal fuse tapos kinabit natin yung pinagputulan. Ayan, ibig sabihin wala na yung thermal fuse. So ilock natin ang todo. Sure natin na mahigpit na mahigpit. Ayan. So okay na. Ayan, na-bypass na natin. So sunod natin gamin, testingin na natin. Okay na yan. Ayan. Ayan. Bago natin ibalik yung takip, testingin na natin. Tingnan natin kung successful yung ating ginawa. Ayan, nagkailaw na siya. Kanya? Oh, simpleng-simple lang. Wala tayong ginastos. Tinanggal lang natin yung thermal fuse. Tapos, pinagkabit lang natin yung pinagputulan. So, okay na. Ayan, may power na siya. So, hanggang dito na lang.
maraming salamat at sa mga nanood. Paki-like and share na rin. Kung bago ka pa lang, paki-subscribe na rin itong ating video. Okay, maraming salamat. God bless. Thank you.